Buksan po natin. Could you please stand up and let us read the Word of God? Sa Psalms chapter 100, verse 1 to 4. At babasahin ko po sa salin ng The Message. Gandang-gandang-ganda ako dito sa salin na ito eh. Napaka-linaw, mababaw, at kitang-kita mo ang mensahe ng Diyos na napakalapit sa buhay ng bawat isa. Psalms 100, verse 1. Psalms 100, The Message Translation. Yan. On your feet, now, applaud God. Palakpakan natin ng ating Panginoon. On your feet. Wow! May nanalo na. Verse 2. Bring a gift of laughter. Sing yourselves into His presence. Tingnan mo nga ang katabi mo. Makalakas si mangot eh. Amen. Know this God, that God is God. Know this, that God is God and God, God! Capital G-O-D. He made us. We didn't make Him, for we are His people. And His well-tended sheep. So verse 4. Enter with a password. What's the password? Thank you! Make yourselves at home. Para nasa bahay lang, ano? Talking praise and thank Him and worship Him. So verse 5. For God is sheer beauty, all generous in love, loyal always, and ever and ever and ever. Manalangin po tayo. Manaming Diyos na banal, just keep on pouring out your spirit and give us wisdom, knowledge, and understanding that we are able to convert into a wonderful principle of life. Lahat po ng aming mapapakinggan, may convert po namin, maipalit po namin at mahalinhan na ito'y kaya naming maisagawa at ito'y pamantayan na buhat sa iyo. Nang iyong salita ay ang aming tangan at gabay at sa aming kamangmangan, ito ang magbibigay sa amin ng kahusayan. Sapagkat sa mga aba at sa mga walang inaasahan at sa mga mahina, kami ay laging titingin at aasa sa iyo. Sapagkat wala kaming may pagmamalaki sa aming pagtitiwala sa iyo, you will increase our faith, you will increase our strength, you will give us endurance and enjoyance, magiging kaming matibay at matatag at maligaya sa aming takbuhin at sa pamumuhay bilang isang mananampalataya at bilang mga born-again Christian. Kami ay sampalataya, hindi lamang kami naligtas, kundi kami itinakda para maging makapangyarihan at magkaroon ng impluensya sa aming kapwa, sa aming bahay, sa aming tahanan at sa aming komunidad, at higit sa lahat ay maging gagamit-gamit para sa iyong kaharian. Salamat po sa iyong wagas na paborit parangal at iiwanan namin ang lugar na ito, hindi na katulad ng dati, sapagkat alam na namin ang password. At ito'y pagpapasalamat. Salamat po, Diyos, sa iyong lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. At habang binabasa ko po itong salin na ito, ano kaya magandang title ng mensahe? Ano? At kinuha ko yung salitang password. Password. At ang mensahe po natin ngayong oras na ito ay pinamagatang password. At palagi ko naman sa mga kapatid na naririto ay adaptable na kayo sa salitang password. Kung hindi kayo masyadong pamilyar, medyo gamitin natin ang PIN code. Or kung kayo naman ay may mga bolt sa bahay, combination. Amen? So ba't kailangan ng password? Sapagkat ang isang bagay o isang gamit ay hindi mo pwedeng gamitin dahil ito ay nakalak o nakakandado dahil hindi ito sa'yo, or marahil ang pintuan ay nakakandado dahil
hindi ka welcome at hindi ka taga doon sa tahanang iyon o sa lugar na iyon. So when something is locked, meaning you need to have a key. When something is locked, kailangan mo ng isang bagay, sa combination, or literally, yung word na ginagamit natin to log in our Facebook account, Twitter, Instagram, and specifically, sa atin pong email. Ang ATM po natin, meron ding password or pin code, whatever. Pag pin code, I think, ang ibig sabihin natin ng pin code, number ang ginagamit. Pag password, it is a combination of words, letter, anong tawag doon sa sharp sign? Special character, mga dollar sign. So pag password, it is a combination of numbers, words, special characters, and so on and so forth. Bahala kayo, gusto nyo yung password nyo, mukha ninyo, pwede rin. Ano po, may face recognition na ngayon. So pag sinabing password, it is a specific access to open a gate, a door, or an account, or a certain specific place. You need this kind of word. You need this kind of key to access. Kaya marami po sa mga Kristiyano, born again, bugnutin. Born again, mariklamo. Born again, impatient. Kristiyano, pero sanguso, pero wala sa puso. Kristiyano, but easily to be entangled with the things of this world. Ibig ko pong sabihin, madaling sumuko, madaling matempt, at madaling mag-compromise. Sometimes we hear the truth, but we just let the truth to pass down in our ears and not put it into practice. Ang pinakamasakla po kasi alam natin ang katotohanan, pero hindi natin isinasabuhay ang katotohanan. Kaya, partial obedience is what we also called disobedience. Half-cooked is still half-cooked. But we are fully persuaded that neither life or death can separate us from the love of God. Kamatayan o buhay, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng mga awit, nakatindig ang ating dalawang paa, papurihan natin ang Diyos, at handugan natin siya ng halakhak. Because when we have joy, J-O-Y, we can think, we can decide, and we can choose rightly. Pag tayo ay emotionally entangled, pag-asar tayo, bad trip or galit, sometimes we decided the wrong way. Kaya kapag ikaw ay maligaya at masaya, you are on a hype, na-promote ka, at ikaw ay nabigyan ng increase at wala pa ang Christmas Day, binigyan ka na ng bonus. Wow! You run to the shopping mall, go to the Cotton On and Uniqlo and find for a sale product, and then you shop and swipe your debit card or ATM card or credit card, and you put your password. Sasabihin, saan po ang bayad ninyo? And you swipe on your credit card, and then you sign it, and you put your PIN code, and suddenly, instantly, bayad na yung iyong binili sa mall. Because you decided correctly. Pero most often, mga kapatid, marami po sa atin ay natitisod, nadadapa, nagmamadali, at napapagod, at minsan ay nanghihinawa sa paikot-ikot na tawag na ang tawag ay gulong ng buhay. Minsan, instead of being mature or being anticipative sa mga sitwasyon, or looking on a different perspective sa nangyayari sa iyong buhay, kung ikaw ay laging natatanggal sa trabaho at laging matumalang negosyo, think it as opportunity that every loss that happens to your life is an entitlement to see miracle in your life. Amen? Sa mga bagay na nawawala sa iyo at mga hindi nangyayaring maganda at mabuti, itong pagkakataon na tingnan mo ang mata ng Diyos ay hindi nagkakamali, at kung ikaw man ay medyo maalat sa negosyo at nagkakamalas-malas, hindi po kamalasan yon. Mas lalo mo mong mamamalasin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. There's no such thing as bad luck. And I don't believe as well in good luck.
I believe in the blessing of God. Because blessing does not come from men. It comes from the Lord. So if it comes from the Lord, no one can take it away from you. So kung ang pagpapala ay galing sa Diyos, hindi ito pwedeng kunin ng iyong biyanan. Hindi ito pwedeng kunin ng iyong kapatid. Hindi ito pwedeng kunin ng iyong mahal sa buhay. Hindi ito pwedeng kunin ng mga taong nasa paligid mo na galit sa iyo, sapagkat ang pinagpala ng Diyos ay walang pwedeng makapag-alis ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya in tough times, rejoice. In difficult times, praise God. And as you bring more laughter, it is a gift. So when you sing praises, you acknowledge God in His presence, and then you know your God, that He is a powerful God, omnipotent God, that God will always perform what He said and what He had promised. Ang sabi dito, no, sa verse 3, we did not make Him. We cannot choose our God. There's only one God. Hindi tayo pwedeng makapamili ng Diyos. Ewan ko ba bakit itong mga kababayan natin na nabuhay sa tradisyon, na kapag ka-board exam, sa ganitong santo mag-aalay ng kanilang ballpen para makapasa ng board exam. Pag hindi magkaanak, sa ubando pupunta, sasayaw-sayaw para mabuntis. It's not about the place, it's not about the people who will pray for you. Yang katabi mo, pag ipinanalangin ka, magkakaroon ka ng pagpapala. Amen? God is not a God who segregates. He is the God who creates, and He gives portion to the weak, and to those who are desperate, there is mercy available for everyone. Amen. Lahat ng tulong ng Diyos ay available sa ating lahat. Kaya kung ikaw ay napapagod, nasa Kanyang kapahingahan. Kung ikaw ay may katanungan, wala sa telebisyon ang tunay na kasagutan. Ang tunay na kasagutan ay nasa salita ng Diyos at na kay Kristo Jesus. Pag sa tao ka tumingin ng kasagutan, you will not be satisfied. Eh, ba't may ganoon? Eh, bakit ganito? Alam nyo, I've experienced a lot of counseling, pero paulit-ulit sa bandang huli, babalik ulit ang problema, hindi yung problema. Ang problema ay yung may problema talaga, ay yung binibigyan ng payo. It's not the situation that's giving them a problem. It is themselves ang may problema. Sapagkat mayroong humihingi ng payo, pero sa puro totoo, gusto lamang nilang may pag-unloadan ng kanilang mga basura sa buhay, pero sa totoo, ayaw naman nilang tanggapin yung ipinapayo ng tagapagpayo. Kaya ano nangyayari? And the winner is still yourself. At dahil ikaw pa rin ang nanalo sa iyong sarili at ikaw ang nagwagi, at the end of the day, ikaw pa rin ay nag-iisa, bigo at malungkot, at punong-puno ng kasalimutan ng buhay, and you always think around and look around, bakit yung mga kabats mo, bakit yung kapitbahay mo, 15 years na, ang dami ng sasakyan na nabili, eto ngayon, ikaw ay nakapadyak, nakabisikleta, at nakatricycle, at ikaw ngayon ay amoy araw, dumaraan ka sa mga bilihan ng pabango, hindi ka makabili ng pabango, and because you are always comparing yourself, the more you compare, the more you will be in despair. Because the one who is ahead of you is far more than of you. Yung mga nauna sa iyo, yung mga nagtagumpay na nauna sa iyo, tagumpay na sila at given na yon na sila'y nakaranas ng magandang bahagi ng kanilang buhay. But have you ever considered na mas mapalad ka? Dahil kahit wala ka nung ganoon, natagpuan mo ang ating Panginoon. At dahil nasa iyong Panginoon, itong higit na yaman na hindi kayang suklian at pandayan ng salapi sa buong daigdig. Money can buy a good bed, but money cannot buy a good night's sleep. Money can buy a good car, but money cannot buy a peace of mind while you are riding in public transportation. They can stay and live in their what they called a good life on the Western country. Nandoon, maganda ang healthcare, maganda ang government, maganda ang kanilang traffic system. Pag ikaw ay galing sa ibang bansa, pag bumalik ka sa Pilipinas, makakukulture shock ka, mga kapatid. Dito ka makakakita na
may mga sasakyan, pero hindi marunong umintindi ng batas trapiko. Dito ka makakakita na kung ano yung pinagbabawal, yun ang mas gustong-gustong binaviolate ng mga Pilipino. Kaya anong dapat natin gawin? Lumisan na lang ba? Laitin ang ating lahi? Wala tayong ibang gagawin kundi magpuri sa ating Panginoon. At kung ikaw ay nandito sa Pilipinas, ikaw ang maging tunay na halimbawa ng isang taong binago ng ating Panginoon. Mga kapatid, wala sa makabataan ng pag-asa ng bayan. Don't look down on the young people as the hope of this generation. Ang pag-asa ng bayan ay ang mga taong magkakaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat ang may takot sa Diyos, matapat, matuwid at matalino higit sa kanilang kakayanan. Ang kailangan natin ay takot sa salita ng Diyos at takot sa kapangyarihan ng ating Panginoon. If everybody would believe that there is wrath, there is hell, well, come on, everybody will look different. Di ba kaya nga, sa ibang lugar ay kakaunti ang mga magnanakaw dahil sasabihin, pag ikaw ay nagnakaw, nag-stress, puputulin ang daliri mo. So pag nakita mo, si Vincent ay tatlong daliri na lang, nakatatlong beses na ito nag-stress ng cellphone, hindi mo na ito tatabihan. And it creates fear. But if you know that there is punishment if you do wrong, and you understand this, even though you are punishable, in spite of your bigness of sin, and yet God give us the grace. When something is good to you, it will melt your hearts. Minsan ako'y nag-aaral at nagsasaliksik. Na-encounter ko ulit itong salitang grace and mercy. Ang grace ay biyaya. You don't deserve it, but God gave it anyway. Grace is also meaning unmerited favor. Grace is a word consists of 5 letters. G, R-A-C-E, 5. And then another word is mercy. Diba? Mapaparusahan ka, pero dahil sa awa ng Diyos, na, ano bang tawag sa term na ano, na-acquit ba? Tama ba yun? Ikaw ay inialis doon sa judgment seat at pinaltan ng mercy seat. Ibig sabihin, hindi ka na parurusahan. Pag ikaw ay na buhay sa awa ng Diyos, itong napakaganda eh. Pag ikaw ay pinatawad ng Diyos as if parang hindi ka na nagkasala. Yes, there will be consequences. There will be times that you will learn your mistakes. There will be times that you will benefit on the poor choices. Okay, nag-asawa na maaga or ganito, nag-drugs ka na ganito. There will be some kind of a point na mayroong consequences. Pero ang malaga na nandito na tinanggap mo ang awa at biyaya ng ating Panginoon, in spite of these consequences, you will understand the truth that I am not alone. I am not fighting this battle anymore. I'm surrounded by a lot of enemies, but I'm surrounded by the grace of God. I'm surrounded by the favor of God. I'm surrounded and I'm strong and I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Somebody might believe na hindi ka naman talaga tunay pang nagbabago. Pero pag pinaniwalaan mo at pinaniniwalaan ng Diyos na binago ka na, magpasalamat ka dahil kakampi mo at kasama mo ang ating Panginoon. Amen po ba? Whenever Thanksgiving rises up to God, pag tayo nagpapasalamat at ito'y inaalay natin sa Diyos, He is stirred up into action to perform a miracle. You cannot make your coffee sweet unless you stir it. Naunawaan po ninyo yun? Hindi pwedeng maging matamis ang iyong kape hanggat hindi mo hinahalo na may kasamang asukal. So ito yung kape, isang kutsarang brewed coffee ang inilagay mo, hinalo mo yung kape, di nagkulay itim na, ano po? Ilagyan mo ng asukal. When you drink it, mapakla pa rin, mapait pa rin. Because something would not combine unless you stir it.
Kaya hindi pwedeng makakilos ang Diyos hangga't hindi mo nauunawaan ano ba talaga yung password. Kaya ang sabi po doon sa King James Version, Psalms chapter 100, verse 2 and verse 3, enter His gates with thanksgiving in our hearts and into His courts with praise. Sa lumang tipan ay may tinatawag na tabernakulo. At ito po ay may tatlong division, the inner court, the outer court, and the place of holy of holies. And I'm not too deep on the understanding about the three sections. Pero as far as I could know, na doon sa una, doon sinusuri ang alay. There will be inspection. Kung yung iaalay mo ba'y walang sakit, walang bali, o ano pa man, malinis ba ito, magandang klase ng hayop, and then there will be the inspection. And then on the second court, another thing, another process, and then on the place of holies, it is a secured place. No one can enter that. Specifically, tamang tao lang ang pwedeng makapasok doon. At I believe, kaya ang mga pare nung lumang tipan ay merong kalimbang dito. Dahil pag tumunog yung kalimbang, ibig sabihin, namatay po yung nag-aalay, hindi nalugod ang Panginoon. Kaya, yung mga saserdote na mag-aalay ay may nakataling kalansing dito at mahabang tali. Dahil pag pumasok sila doon sa place of holy of holies, at hindi nalugod ang Diyos, kleng, 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 ibig sabihin, namatay yung nag-aalay. At yung mga taong nasa labas, patay na yung ating pari ah. Hihilahin po nila yun dahil may taklob yun, may cover. Hihilahin nila. At buong, perhaps isang taon o kalahating taon, sila'y magluluksa dahil hindi sila kinalugdan ng ating Panginoon. Imagine the hardship in the Old Testament. Para lamang ma-please mo ang Diyos, you need to offer a sacrifice. And for every sin that you did, kailangan kang mag-alay sa lahat ng kasalanan mo. And God is perfect in all His ways. At siguro, sabi ng Diyos, wala siguro talaga makaka-accomplish nitong gawain ito. And I need to make a better and living way. Dati kasi parang ang layo ng Diyos sa tao. Parang may mali ka, tamaan ka ng kidlat kaagad. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, anyone can enter into His presence. Anyone can make His life available and offer us a living sacrifice. Pero sabi nga, too much is too much, it will be abused. Pero nais ko pong ipunto, hindi yung abuse eh. Yung karapatan ninyo bawat isa sa atin na lahat tayo ay pwedeng makalapit sa trono ng biyaya at sa awat habag ay pwede nating maupuan yung tinatawag na mercy seat. We can sit on the mercy seat because we are not judged by our works. We are made cleansed and righteous but what Jesus did 2,000 years ago. And I will be forever grateful that it is not my works, it is not my performance, it is not my holiness, it is not my righteousness. It's all about the finished work of Jesus. And I will keep on thanking Him for the rest of my life because I know apart from Jesus, I am nothing. And because I have Jesus, I have everything. And because I have Jesus, I am confident that what He started, He will fulfill it and He will complete it. That even though I walk through the body of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I am abandoned, I know greater is He that is in me than it is that He that is in the world. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Grace has 5-letter words. Mercy has 5-letter words. Favor has 5-letter words. So the word bless. B-L-E-S-S. So on the other hand, on the congruent side, there is a far better word that complement with these words.
And that is the name of Jesus. Wow! Diba? Grace, 5-letter words. Mercy, 5-letter words. We are saved by grace through faith. How many letters are the word faith? F-A-I. Oh my goodness! 5! And 5 means favor. If you're just looking for the flavor of the month, when you are favored, you are flavored of the Lord. Amen? Kaya, huwag mo nang isipin na, sana mas matangos ang ilong ko. Sana mas maaga akong nag-asawa. Di ba ba? Sana dito ako nakatira. Sana anak ako ni Lusutan. Sana anak ako ni Robinson Gokong Way. No! Salamat at anak ako ni Bishop Greg na magbe-birthday sa darating na Biyernes, sa darating na Sabado. Salamat at ang nanay ko ay si Sister Alita na natutunan ko na kahit hindi magtrabaho ang asawang babae, ikaw ay mabubuhay, ikaw ay makakasurvive dahil ang Diyos ang nagtutustos at siya ang may-ari ng lahat sa lahat. He is Jehovah Jireh, the God who supply. Na isang taon na lang, malapit ko lang matapos mabayaran ang aking bahay. Bakit? Kasi natuto akong magpasalamat. Sapagkat ako bilang anak, hindi ko hinahanap kung ano yung hindi kayang maibigay sa akin ng mga magulang. Mga kapatid, mga kabataan, mga anak, huwag ninyong hanapin sa inyong mga magulang ang hindi nila kayang ibigay. At kayong mga magulang, huwag ninyong piliting ibigay ang hindi ninyo kayang ibigay. Ayos ba yun? Kasi minsan pinipilit nating ibigay. O ikaw naman bilang anak, pinipilit mong bigyan ka ng kotse ng tatay mo. Eh hindi ka na mabibigyan ng tatay mo kasi pa-retire na yun. Don't ask something that they are not able to do. Yung hindi kayang gawin ng magulang mo, sa Diyos mo hingin. Sa Diyos mo hingin, huwag sa magulang mo. At huwag din sa biyanan mo. Kung magbigay sila, salamat. Kung hindi, hallelujah pa rin. At kung kailangan kong daanan ang pagtitiis, kailangan daanan ko ang haplit ng pagpapakasakit, doon ko naman mas lalong maunawaan na kahit ako'y walang-wala, lagi kong natitikman that I will taste and see that the Lord is good and I will see the goodness of the Lord in the land of the living because He is the Lamb of God who taketh away the sins of the world and He is the living Word. He is Jehovah Jireh. He is the Messiah. He is Emmanuel. God is with us. Hallelujah. Palagpakan ninyo ng malakas ang ating Panginoon para magising-gising naman kayo. Hallelujah! Every time pass by, I feel so blessed because I am learning. Tough times will never last. Tough times will just be a stepping stone because Jesus is your best friend. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. He is your King and Lord over all. Kaya pala, lahat ng patungkol kay Jesus, it consists of faith. It relies on grace. Kaya when you look unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Kaya kapag ka nagpapasalamat ka, hindi po pwedeng hindi ka magalak. Parang ano yan eh, bread and butter. When you thank God, you praise God. Naalala niyo yung kwento na si David parang baliw, nagsasasayaw. At dumungo sa bintana yung kanyang asawang si Mikal, luko-luko to ah, hari, nagsasayaw.
Why would you be ashamed? Because apart from God, I am nothing. Why would I be ashamed to lift my hands? Eh, hindi ko nga alam kung anong plano ko sa buhay noon eh. Hindi ko alam na sa paglilingkod ng Diyos, magpa-prosper din pala ako. Sa paglilingkod ng Diyos, ako pala'y bubuhay din ng dalawang anak. Sa paglilingkod sa Diyos, ako pala'y hindi mapabayaan ng Diyos. Eh, hindi ko nga alam kung paano magpastor eh. Hindi ko nga alam kung ano ba ang ibig sabihin ng full time. Hindi ko nga alam ang ibig sabihin ng mag-establish ng simbahan. But along the way, I just praise God and thank Him. And He never failed me every single moment. Hindi ako naputulan ng kuryente, hindi tumirik ang aking sasakyan, at hindi kami nawala ng kahit isang sentimo, bagkus lagi kong nararanasan ang biyaya ng Diyos. You will never learn how to swim unless you jump into the river or to the swimming pool. You can read all the books how to swim. Okay, ha? Hawakan mo muna ang ilong mo para hindi pumasok ang tubig. You can learn every principles of life. At pwede kang umatan ng maraming conference. How to be rich. You listen to this great preacher. At sasabihin sa Facebook, tuturuan ka kung paano yumaman. Walang sinabi yun. Pakinggan mo ang salita ng Diyos at doon sa salita ng Diyos ay mabubuksan ang isang kaganapan na meron kang kakayahan at regalo ang Diyos sa iyo na doon ka gagamitin ng Panginoon para pagpalain. Eh, mas naniniwala kayo doon sa mga nasa sanlibutan. Eh, bakit hindi nyo paniwalaan ang sinasabi ng Biblia? Nakalooban ng Diyos na ikaw ay maging masagana at bibigyan ka niya ng karunungan na para tingnan mo ang iyong sarili na hindi ka awa-awa o hindi kawawa at hindi mangmang, kundi ikaw ay sinidlan ng isipan na katulad ng ating Panginoon. Pakikinggan mo yung mga taong yun. Eh wala naman silang idea tungkol kung saan nagbubuhat ang lahat ng ating kailangan. Sino bang dakilang tagapagtustos? Ang Diyos. God is the source and everything and every material things is just a resource. But God is the ultimate source. You'll pay them 3,000 pesos. They will teach you how to invest in the stock market. At maiinganyo ka na maganda ang balik at sa uli nito. Alam niyo ba na pag nag-invest kayo sa mga ganung bagay, merong ups and downs, may lugi. At yun ay walang consistency at walang affirmation sapagkat sa buhay na ito, ang lahat ng bagay ay pwedeng mawala. Pero pag sa Diyos ka nagtiwala, kahit mawala, maligaya ka. Kaya maraming nasisira ang ulo, nalugi daw yung stocks nila sa stock market. At dahil nalugi, ayan, nagiging masama ang ugali. Kaya mga kapatid, hindi po kayo nagkamali ng simbahan na inyong dinaluhan. Kayo ay nasa biyaya ng Diyos. Sabi nila, alam niyo, Pastor, pag nagkukwentuhan nga kami mga magkakaibigan, sinasabi nila, ito daw ang church nila. Ako minsan hindi ko masabi. Sabi ko, bakit naman? Eh kasi Tagalog ang pangalan ng simbahan natin eh. Eh ano ngayon? Ba't pag Tagalog ba, hindi na medyo sosyal? Pag English, mas maganda? Alam nyo kasi, ang hirap sa kulturang Pilipino, hindi marunong mag-appreciate. Binigyan mo na ng lumang damit, ang hinahangad pa, gusto bagong damit. Ang dami nang naitulong sa'yo, pero ni Misa ni Haniho, kulang pa rin ang binibigay sa iyo. Minsan yung a simple thanks. Salamat na lang. At sa panahon na katulad ng aking nilalakaran, I've been learning a lot. Na may magbigay sa iyo ng maliit na bagay, pasalamatan mo. Pag may nagpahiram sa iyo ng sasakyan, purihin mo. Hindi po pambubola yon. It is an act of gratitude. Pag tinuruan ka sa pagda-drums o pagtugtog, huwag yung maangas ka pa.
Ang slow naman nitong aking teacher. Ang hina ng boses ni Brother Edmond. Hindi ko marinig. Napakamahiyain naman. Tinuturuan ka na nga eh. Diba? Ano ba naman to si Pastor? Ang habang mag-Bible study, eh nagpa-Bible study ka sa bahay mo. Hello? Ano nangyayari? Reclamization. Ang taong mareklamo, ang kanyang amo ay mareklamo din. Oh, I love my calling. Because this is not my job. If this is my job, I'll just be working 8 hours a day. And because this is my calling, kahit saan pwede ka pumunta. Minsan, ginagawa ko, nanonood lang ako ng NBA. Pero kapag may problema, talagang nandoon ka at naglulutas ng problema. Pag kailangan may bisitahin sa ospital, you have to work. At pupunta ka sa ospital, ikaw pa ang magbibigay ng panggamot doon sa binisita mo. But there would be time, I'm just playing with my kids. Because this is not my job. My boss is my God. My dad is not my boss. He is my dad and he is guiding me and praise me to God. But my boss is a Jewish carpenter. That he can build, he can fix, and he can arrange and give you a brand new life. Ang sabi nga ni Miles Monroe, if you want to have a brand new world, you need to have a brand new people. If you want to have a brand new people, you need to have a brand new life. And if you want to have a brand new life, you need to have a brand new spirit. And if you want to have a brand new spirit, it only comes in knowing Jesus Christ. So kung gusto mong mabago ang daigdig, gusto mong mabago ang naririto sa paligid, eh kailangan maipahayag natin ang ating Panginoong Jesus. At kailangan mismo muna sa iyong nguso, galing sa iyong puso, idinideklara mo na ikaw ay laging nagpapasalamat. So when thanksgiving is released, there is power to do signs, wonders, and miracles. Because gratitude is a spiritual force that empowers you to scale to higher heights. Sabi ni Joyce Meyer, that in your gratitude, you will determine your altitude. Yung altitude kung gaano kataas ang iyong maabot. Kaya kung hindi ka marunong magpuri at magpasalamat, saan ka na ba makakakita? Bank manager ng isang bangko. Sa tuwing nakikita ko nito, laging parang awkward lagi ang kanyang pagtrato sa akin. Hindi ko alam kung it's all about my being a pastor or she is just insane, na asal pag nakikita ko. Pag nakikita ko, lagi akong sinusungitan. Like one time, for example, meron akong i-remit na padala para sa akin. It's a personal money. At ang sabi ko, meron akong i-receive na wire transfer. It comes from my relative. Sabi ko, it is a dollar amount. And it is a gift. Alam mo, sabi ng bank manager, ang tanda mo nang yan, tumatanggap ka pa ng regalo sa kamag-anak mo? Mga kapatid, Sasi, alam ko, nagtatrabaho ka sa bangko. Dapat magsabihin ng bank manager yon. Anong pakialam mo kung tatanggap ako ng $2,000? Di ba? After 2 years, naulit na naman itong last Wednesday. Talagang tinetest ako ng mga maraming demonyo eh. Di wala na si Aris. Wala na ho si Aris dito eh. Siya kasi representative ng church. And thank God, we have a good substitute at nandito si MJ. Mukhang ayaw nang mag-resign. Tapos na ang 3 months atang kontrata nito pero nag-i-enjoy ka naman eh. No? At ako muna ang pumunta ulit sa bangko and I'm holding the ministry account dahil merong nag-donate ng $200 and I have to withdraw it para bayaran yung mga airtime natin.
At akala ko ba naman, we find ways. But lalo ka nabubwisit if you find ways. Buti sana kung si works back yung magagalit sa iyo at magsusugit sa iyo, okay lang. Pero pag matandang dalagang magsusugit sa iyo, mabubwisit ka talaga. Gusto ko nang i-withdraw pati yung mga savings ng anak ko eh. And then, at ito yung withdrawal, pinirmahan namin, I'm one of the signatory and my dad, at i-hand off na sa akin yung $200. At kailangan pirmahan din yung serial number, dalawang $100. At nung pipirmahan ko na, sabi, sir, hindi pala pwedeng ma-withdraw to, kailangan dalawa kayong pipirma. Sabi ko, okay. So, bigay mo na sa akin pera, ibabalik ko na lang yung withdrawal slip, dyan lang naman yung opisina namin. Ay, hindi po pwede, baka magalit po si ma'am. Sabi ko, tawagin mo si ma'am. Yun nga, yung paborito ako. Eh, di ako nanginginig na. Nabubuli ako lagi eh. Itong wabo kong ito, nabubuli pa. Wala. Sabi ko ganyan, ma'am, baka naman pwede ho. With a good smile, na parang bago kang toothbrush. Sabi ko, ma'am, baka pwede naman, baka makalusot ako na lang ho, pipirma. Ito naman eh, isang ano lang naman, isang dokumento lang. Alam mo ba naman sabi sa akin? Nako sir, kayo ang naglagay sa inyong bylaws at requirements dito na kayo ay kailangan pumirma, dalawa ang pipirma. Hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng i-withdraw yung $200. Sabi ko, ma'am, two times, last month, pinayagan nyo kami. Hindi kailanman, hindi kami pwedeng pumayag dyan. Sabi ko, tingnan nyo yung record ninyo. Hindi, hindi pwede. Tingnan nyo yung record nyo. At nung tinignan nga nila yung record nila, mag-isa lang akong pumirma at ako'y nakapag-withdraw. Ang sa akin ang punto dito, kung ikaw ay may problema sa iyong buhay, huwag kang mandamay ng iba. Hindi ho ba? Sana napapakinggan niya ako. Masama ang loob ko. Pero natuto akong magpuri at magpatawad. Sabi ng tatay ko, sabi ko, isusumbong ko ito eh. Kay Tulpo. Sabi ng tatay ko, alam niyo naman ang tatay ko, napakabait kahit minsan niloloko na. Sasabihin niya, may ginagawa sa iyo ang Diyos. May ginagawa ang Diyos, eh bastos to. 15 years na tayong nagbabangko dyan, walang tiwala sa atin. We find ways. What a waste of time. Ang dami namang bangko dyan. May AUB. May East West Bank. Baka siguro pwede na sa China Bank tayo magbukas. Diba? Hello, welcome kami. Security Bank. Baka gusto nyo kami i-accommodate. Dahil merong mga taong, pag hindi maligaya sa kanilang buhay, ang outlet nila ay laging mang-away at manira ng buhay. Kaya sabi kong ganyan, sa mundong ito, pag wala kang Diyos, mauupos ka. Pero salamat na lang. May iyak-iyak ho talaga ako eh. Kasi ang hirap ho nung lagi kang minamaliit. Diba? Ang saklap nun eh. Eh ano ngayon kung tingin mo, pastor ako, ba't nangihingi ba ako sa iyo ng pera? O ba't mo iniisip na pag may nagpadala sa akin, ako lagi ang kukubra? Ano ba naman yun? Dahil, kung ganun ang kalagayan ko, siguro ako hindi na nakakapagpatuloy. God is our only judge. Lahat ng bagay na ginagawa natin, isusulit natin sa ating Panginoon. At matitiyak ko po sa inyo, pag tama ang inyong ginagawa, ano man ang isipin ng kapwa mo, basta gawin mo lamang ang tama, asar na asar sila sa iyo, pero ikaw, you can dance in the rain and you wake up in the sunshine. Lord, salamat at ako'y maligaya. Kahit ako'y wala noon, maligaya ako at masaya ako. Kahit maraming taong naiinis sa akin, okay lang, bahala kayo. I have the power. Meron akong mga ilang kakilala na po pwedeng pagsumbungan. Pero ang sabi, magpulit, magpasalamat. Because vengeance is not ours. Hindi ako katulad ng ibang pare na nakita ko sa TV na nananalangin na mamatay na si Duterte. Hindi ko ipapanalangin na mamatay ang aking kaaway. Ang aking ipapanalangin, Panginoon, bahala ka na po sa kanya. Kung yun po ay kaligayahan para sa kanya, si MJ na lang po ang papupuntahin ko sa bangkong iyon at gagawa ako ng
authorization letter. At talagang ang daigdig ay mapaniil. Pero kung alam mo ang password, nasasaktan. Eh, sa lang naman sabihin ko sa iyo, Pastor, hindi ka nasaktan, hindi ka nagtampo, hindi sumama loob mo. Ano ako, bato? Nasasaktan din. Pero salamat sa aking pagkakaroon ng karamdamang natural sapagkat yung laman ay aking nasusupil at dahil ako'y bago ng nilalang, I will not fight my enemy in their level. Hindi ako makikipaglaban ng sabayan. Hindi ako makikipaglaban ng sagutan at sigawan. Makikipaglaban ako sa pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ang bahala ay ang Diyos sa lahat ng namamata at ng lalait sa iyo. Sila ay inis na inis sa iyo, pero pag tinitingnan nila ang iyong buhay, mas lalo kang umuunlad, mas lalo kang pinagpapala, mas lalo kang pinapaboran ng Diyos, at mas lalo kang igagalang ng mas marami kaysa sa isang na hindi gumagalang sa iyo. Mas marami ang gagalang at magpapasalamat sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thanksgiving is a weapon. Thanksgiving is an army. It is a weaponry. It is our defense. It's like an army that we are in a full battle gear. It can usher us in the presence of God and create an atmosphere of worship. Rather than being controlled by our circumstances, let us be a people who respond to God's unending goodness and unending thanks. Wala pong expiration ng kabutihan ng Diyos. Kung ang century 2 na ay may expiration, ang kabutihan ng Diyos walang expiration. Kung walang forever ang iyong best friend, sa Diyos lamang tunay na may forever. Amen? Kung ang password mo nag-expire, pero itong password na ito, walang expiration. Every time, 30 days you need to change your password. Pero itong password na ito, 10,000 years na marahil o ilang libong taon lang nakalilipas, it's still the same. Because the Bible says, He is the same yesterday, today, and forever. Kaya, kung hindi man nakikita ng iyong mahal sa buhay ang lahat ng iyong ginagawa, sa mga naglilingkod dito, sa mga nagbibigay ng kanilang tithes and offering, and sometimes you are not recognized by your church or by your pastor or even by your boss, everything that you do, na ikaw ay laging maaga pero lahat naman ng iyong kasama sa opisina ay laging late, meron pang may bonus yung laging late sa opisina. Oh my God! Ikaw ay janitor na, ikaw ay ano, pero ang trabaho mo lamang ay assistant to the secretary at ikaw lahat ay gumagawa at ikaw ngayon ay nagiging masyadong mas masinop at mas masyadong specific sa lahat ng iyong ginagawa and you perform to the highest level. And somebody will tell you, uy, huwag mong gawin yan, hindi mo trabaho yan. Hayaan mong gumawa niya na ganyan, blah, 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 blah. Ganito, ganito, ganyan. Naku, huwag ka magpaabuso, huwag ka ganyan, ganyan, ganyan. At ikaw naman ay nakangiting nagsasabi, alam mo, Brad, ang sabi ng Diyos, ang boss ko ay hindi si Mr. Rivera. Ang boss ko ay ang Diyos na nasa langit. Kaya kung ako man ay gumagawa ng extra effort at nagmamalinis, hindi para maging sip-sip, ako'y gumagawa ng mabuti dahil ito ang tamang gawain ng tunay na mananampalataya. Sapagkat ang mananampalataya, kahit extra, hindi niya tinitingnan ito as overtime. Pag ikaw ay tunay na mananampalataya, kahit hindi ka mabayaran ng iyong boss, pero ang Diyos mong boss na nasa langit ang magbabayad ng lahat ng iyong magagandang ginagawa para sa iyong kumpanya, para sa iyong simbahan, at maging para sa iyong pamilya. Ang Diyos ang magkagantimpala. Ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa iyo basta ikaw ay maging maligaya and be a person of excellence in every way. Sasabihin nila, ginagawa mo yan, hindi mo naman yung trabaho eh. Well, I enjoy doing it. Sasabihin nila, baliw ka. Di bali nang maging baliw, natama naman ang ginagawa. Eh ikaw, baliw, reklamo ka ng reklamo at ba't nandito ka pa sa kumpanya? Kung ikaw ay reklamo ng reklamo, mag-sign ka ng resignation. Bye-bye. Huwag ka nang magsasalita na kung ano-ano pa dahil ikaw ay isang pabigat sa kumpanya. Ang taong mareklamo ay walang maaabot. People may not see your effort. People may not see your sacrifices. Listen to this. People may not see your effort. But as long as God is your support, you will have a great report. Nakuha po ninyo?
hindi man nila napapansin yung mabubuti mong ginagawa. Pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. You've been good to other employees. You've been maintaining your good attitude. Good morning! Good morning! Hi! Hello! At yung mga kasama, sira ulo to. Monday ngayon, maha-heart attack ako sa traffic. At ikaw ay masaya. Ang taong masaya ay nakakahawa. Because you'll never know. Some of your office mate might be depressed and full of anxiety. Some of them need attention. Pero yun pala, ikaw ang gamit ng Diyos para pumansin sa kanila. At dahil ikaw ay maligaya at nagpapasalamat, you destroy the works of the enemy. Because when we are bounded by the stronghold, we are chained. Nakatanikala tayo. We are slaves of being unworthy and unrighteous and ungrateful. Kaya kapag ang tao na nasa paligid natin ay hindi kilala ang Panginoon, they always think that they are having a bad day. Nakala nila, ang gobyerno ay masaklap para sa kanila. Eh paano? Hindi ina-approve ang 300 pesos across the board wage increase. At pag titingnan mo ang yung payslip, 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos. Pero kung magpapasalamat ka sa 500, ito'y pwedeng maging 5,000 isang araw. Saan ka naman makakakita? Magpipreach ka lang. I do not give my rate kung bigyan ako ng love gift o hindi. Magkasal ka, magbinyag or whatsoever. Pero, sa Diyos ako nagre-report eh. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng ganito. Pero alam niyo, tama ang Diyos. Magpapadala siya ng mga taong naka-assign sa iyo dahil alam ng Diyos na pag dumating sa iyo yung pagpapala, wala kang ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat. Kaya paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, magpuri kayo at magpasalamat. Nakikita kayo ng Diyos at magpapadala ang Diyos ng magpapala sa inyo ng higit ngayong Pasko. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi si Santa Claus ang magbibigay sa inyo ng pagpapala. Ang ating Panginoong Jesus, you better watch out, you better not cry. Jesus is about to bless you anyhow. Hallelujah. Si Jesus ang bida ngayong darating na Pasko at kayo'y magpakahanda. That God is about to finish strong in the closing days of 2018. And in 2019, we will see a breaking brighter unfolding 2019. That God will do great wonders. Pag tayo po'y nagpapasalamat, we get heaven's attention. When we give thanks. Number one, when we praise God, He always show up. Si Peter at si John, nung nagpuri at nagpasalamat, nung sila'y nakulong, at sila ay nabilanggo, most often, when they are in chain, they worship all the more, and they just praise God evermore. Number two, God hates grumbling and complaining, but He loves to be praised. Si Paul at si Silas, si Pablo, nakulong din. Pero ano ginawa nila? They just sing a song and worship God. At ano nangyari? Nawala ang mga tanikala, bumukas ang mga pintuan, nagkalunan ng lindol. At ang sabi ng jail guard, magpapakamatay na ako, baka ako ay parusahan ng aking chief officer. Ata, ang sabi ng jail guard, ano bang kailangan kong gawin para maligtas? Believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. And because someone is thanking God and praising God, it is an avenue, it is an outlet. You do not need to become a good theologian just to share and to let people accept Jesus Christ. Kahapon, nag-dedicate ako ng isang bata, 1-year-old, 4 months, sa isang resort. At habang ako'y nananalangin, merong isang matandang babae na nasa likod, hindi siya Christian, at marami siyang mga paniniwala sa buhay, pero sabi niya, as she listened to my prayer, ang sabi niya, bakit ganoon? Nakakaramdam ako ng kapayapaan doon sa panalangin ni Pastor. What else could I say? Yung resort na yon ay lugar na kung saan partihan. Ibig sabihin, puro nagpa-party. At hindi natin alam kung anong mga bagay pang nangyayari doon sa lugar ng resort na yon. Pero in spite of the place, as long as there is a man of God or a believer, yung unholy place will be converted to a holy place.
And they will feel the presence of God, and they will start acknowledging and thanking God that God is real and God exists. I did not bring religion in that place. I just pray for the baby. I did not condemn them na ganitong kanyang relihiyon, blah, 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 blah. I just pray for the child. Then suddenly, they approach us. She approached us. Sabi niya, kakaibang nararamdaman ko sa panalangin na inyong mga binibigas. Bakit po? Sapagkat kapag ang banal na spirito ay nakahalo sa atin, when you stir up the sugar and it is being mixed in your life, hindi mo na kailangang ipangalanda ka na natapos mo ang Genesis to Revelation. Hindi mo na pangailangang pagsabi na, ito ang memory verse ko. Sapagkat ang talata hindi minimemorya, ang talata ay inilalagay sa puso. And the impact, it will be greater than you expected. Kaya sila Pablo at si Silas, they did not want to be recognized to become the famous preacher, the famous apostle. Nandun sila, umaawit. Hindi nila sinabi, oh, hindi mo ba kami kilala? Marami kaming pinagaling. Nandun sila, nakakulong din. At wala silang ibang ginawa kundi magpuri at magpasalamat sa Diyos. Miracles happens when you started thanking God. Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin, nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman, at gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad? Ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina, at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone, and we want to see you there and experience revival in Jesus' name.